Kaya naman, para po tayo ay mapayuhan patungkol sa property relations, ating pong muling makakasama ngayong umaga si Attorney Maris Manalo, isang legal expert. Attorney, magandang umaga sa iyo. Good morning, Audrey. Good morning, Gab. At magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, una po natin katanungan, Attorney, no? Ito pong patungkol sa property relations. Ano po yung batas na nag-govern sa isang nagsasama ng hindi kasal, ano, yung magka-live-in lang, o kaya mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero meron silang mga property na in-acquire pareho. Ano yung karapatan nila at ano yung batas na nagpoprotekta para sa kanila? Okay, yung ganito po yun. Yung mga couples who are in a live-in relationship, ibig sabihin, nagsasama sila without the benefit of a marriage, di ba? Ngayon, we have to consider, Audrey, Gab. Halimbawa, nagsasama sila nang wala silang legal impediments. For instance, pwede naman sila magpakasal. Right. Nasa hustong gulang sila, walang issues. Pareho silang single talaga. It's just that they don't wanna get married, di ba? So, halimbawa, dumating doon sa point na maghihiwalay na sila. At may mga property sila na naipundar. Yun ang unang... Ang sagot dyan is like this. Ahatiin po yan ng equal shares. Meron ang mag-govern sila dito, yung Article 147 of the Family Code, kung saan sinasabi na ang mag-govern sa kanilang property relation is co-ownership. So, okay. Ibig sabihin, they co-own yung mga properties na naipundar nila, pati yung joint account sila, whatever, ganyan. 50-50 share yon. Halimbawa naman, kung void yung, halimbawa, nagpakasal naman, Rodri, pero yung kanilang kasal is void. Kasi wala sa edad yung babae, wala sa edad yung lalaki, o wala silang marriage license. Pag hinati yon, ang presumption, ahati pa rin yun ng 50-50, ha? May ang presumption kasi ng kahit yung isa lang yung nagtatrabaho, kasi ang presumption ng batas doon is that joint pinagtrabahuhan nilang pareho yung kanilang pagkakapundar ng properties. Alright. Pero Attorney, kunwari ito situational ulit, no? Paano kung nakalagay married or spouse pero hindi sila married doon sa current partner nila? Okay. Yun. Kumbaga sa past relationship. So, ibig mo sabihin, Gab, married yung isa? Oo, married yung isa. Paano ang hatian ng property? Ganito po yun. Kung yung isang, yung lalaki, married sa babae, may unang kasal pero hindi na anal, di ba? Tapos nakisama siya ulit dito sa pangalawang babae. Tapos nagpakasal sila o hindi man sila nagpakasal pero nagsasama sila. Pero married yung isa. So ano mag-govern dito kung darating doon sa point na magkahatian na at naghiwalay na sila o namatay, for instance, yung lalaki. So ang mangyayari po dito is Article 148 of the Family Code. Ang ibig sabihin nito, magkahatian pa rin pero dapat i-prove dito na merong actual participation yung babae, for instance, doon sa pagkakapundar ng properties nila. Okay? However, kung mapapatunayan dito na yung lalaki is in bad faith doon sa pagpapakasal niya dito sa pangalawa, dahil kasal siya doon sa una eh, hindi niya sinabi doon sa babae, doon sa pangalawang asawa niya. So, ibig sabihin siya yung guilty party. Right. In that case, yung kanyang share dito sa pangalawang marriage ito, sa pangalawang relationship, mapo-forfeit po yan in favor doon sa mga anak nung first marriage. Original. Okay. Ibig sabihin, kahit sila pa'y nagsama ng matagal nitong second relationship at marami silang napundar na properties, kung in bad faith yung lalaki o yung babae sa pagkakaroon ng second relationship dahil kasal siya sa una at hindi niya to inanal, lahat ng share niya dito sa second relationship, share niya sa property, ay mag-overfeit in favor of the absolute community or conjugal partnership of the first marriage. Sa una pa rin. Balik yan doon sa first relationship. Doon sa legitimate relationship. Importante talaga. Faithful dapat. Oo, faithful dapat. Pero ingat na rin po tayo sa mga kababaihan o sa mga kalalakihan. Kung kayo po'y papasok sa isang relasyon na mayroong asawa dati, yes, no, at hindi pa naaanal, yan po yung mga consequences kapag may pinasok kayong negosyo, right, o pagbili ng property. Pero halimbawa naman po, parehas na single, ano, alin nyo, kapag mainit pa yung relasyon eh, diba? Talaga nagpaplano na in the future, gumagawa sila, bumubuo sila ng negosyo.
pero hindi sila parehas nakasal. Mm. Eh ngayon, nag-aaway na, naghiwalay na. No. May karapatan pa ba si girlfriend o si boyfriend? No, hindi sila kasal. Doon sa inacquire nilang property o ginawa nilang negosyo. Pwede naman yun. Hahatiin nga yan sa 50-50. Mm-hmm. Like for instance, kasi basta wala silang issue ha. Kung walang kasulatan. Kahit walang kasulatan kasi meron naman. Pag-ibig lang. Definitely, pag nag-enter ka naman ng negosyo, meron kayong kasulatan dyan. Eh. Kasi syempre, paano ka, di ba, meron kayong... Well, kung isa lang na nakalagay na pangalan, proprietor. Kaya pa rin yung i-prove. Kaya pa rin i-prove yun na, na parte yung babae o yung lalaki sa pagkakaroon ng ganong negosyo. Kasi dito nga, basta walang issue ha. Mm-hmm. Like for instance, pareho silang single. Okay. So walang issue dito. Ibig sabihin, walang legal impediments. They can get married. It's just that they don't want to get married. Okay. Okay, pwede silang hati. Maghahatian lang sila doon, 50-50. Right. Kaya ang presumption ng batas doon is yung isa, kahit hindi siya nagtrabaho, ay nag-aruga siya tumulong siya para magkaroon ng ganit, para mapalago ang negosyo. Ang pagkakaiba nga lang dyan, kung may issue yung isa. Okay. Ito, last question, attorney, no? Para sa ating mga kapatid na LGBTQIA+ members, does this also apply to same-sex couples? Okay, so sa mga same-sex couples, ang mag-a-apply sa kanila dito, not the family code, but the rules on co-ownership. Right. Definitely, parehong single. So, walang issue na, ibig sabihin, kasal yung babae o kasal yung lalaki sa previous. Walang ganon, ha? Mm-hmm. So, it's just the, you know, same-sex relationship lang. Ang mag-govern doon is co-ownership. Correct. Yung hahatiin lang yun sa 50-50. Mm-hmm. Diba? Halimbawa, si Audrey, tsaka kayong dalawa. Couple kami. Kunwari, couple kami. Okay. Wala kayong issues, walang kayong kasal. Well, talagang just, you know, meron na kayong relationship na, you know, pag naghiwalay kayo, 50-50 lang yun. Same. Alright. So, the rule on co-ownership would apply. Halimbawa, sa bumili kayo ng properties, mangyayari doon is Audrey, single, Gab, single. Definitely, hati-hati kayo. Right. Hati, 50-50 kayo. Yeah. Okay, Gab, anong lesson natin dito? Stick to the original. ang rule natin dyan is, linisin muna nyo yung inyong bakuran bago kayo pumasok sa ibang relationship. Mm-hmm. Kasi hindi nyo maiaayos yung mga property. Ito yung may kasal. Mm. Hindi niyo maiaayos yung second relationship nyo, especially sa pag-acquire ng properties, kung hindi niyo nalilinis yung first. Kasi mm-hmm. lahat ng mapupundar mo dito, babalik po doon sa first relationship. Sa legitimate relationship. Okay. And of course, you would not want that. Mm-hmm. Diba? Okay, ang dami nakikinig ngayon at interesado. No? Maraming natutunan. Ha? Okay. Right. Good. Maraming salamat po sa inyong mga pais sa amin ngayong umaga, Attorney Maris Manalo. Thank you, Gab. Thank you, Audrey. Thank you, Attorney.